sa Hong Kong. HK Labor Department nagtutulak ng 8 linggong konsultasyon sa mga recruitment agencies, employers, and other NGOs para sa panukalang kontulin ang job hopping ng mga migrant workers at 2 domestic workers sa Yunlong na nag-away, pinarusahan ng korte. Ito ang mga nagbabag OFW sa Hong Kong. Ngayong hapon para sa ating Chacha Balitaktakan. Ngayong hapon para sa ating Chacha Balitaktakan, makakasama natin si Regia Baronia mula sa Migrante Pier Chapter. Magandang hapon, Regia. Magandang hapon din, Lai at Sherry. Umpisahan na natin ang ating balitaan, Ate Regia. Mainit na issue itong charter change na kamakailan lamang ay naipasa na sa Kongreso. Regia, maaari mo bang ipaliwanag sa ating mga kababayan ano ba itong charter change or chacha? Ah, chacha. Parang sayaw ito. Sayaw sa Kongreso at sa Senado. Ang tinatawag na charter change or chacha o constitutional reform. Ito ay legal na proseso upang baguhin ang mga batas na meron sa isang bansa. Ito ay sinagawa sa sandigang bayan na pinamununuan ng presidente. Regia, alam naman natin na bawat presidente na sa Pilipinas ay may chacha. Sa panukala katulad ng chacha ni Gloria at chacha ni Duterte. Ano ba ang nais na baguhin sa konstitusyong chacha ng Marcos Jr.? Actually, marami silang nais baguhin sa ating konstitusyon. Ito yung CONCON or tinatawag na Constitutional Convention o di kaya tinatawag din na Marcos Formula. Para sa charter change ito, ito ay nagbibigay daan para sa revision o ng buong konstitusyong 1987 upang bigyan daan. Una, higit na dayuhang pagmamayari at kontrol sa ating mga lupain, likas na yaman at ekonomiya. Ang pangalawa ay ang pag-alis ng umiiral ng mga limitasyon sa termino ng mga opisyal ng gobyerno at epektibong pagpapalawig ng kanilang mga termino. Ibig sabihin ay yung para mananatili sila sa pwesto ng mahabang panahon. At ang pangatlo ay ang mas malalim na pagkakatatag ng political dynasties. O di kaya yung tatay-nanay, kuya-ate, sila yung tumatakbo na lang. At ang pang-apat o panghuli ay ang pagbabawas ng mga provision sa katarungang panlipunan at karapatang pantao o human rights, pambansang soberanya at kasarinlan na limitado na ngayon. So kung ganyan, ang mga provision na nais ng chacha, ano ang magiging epekto nito sa mga mamamayan? Maraming epekto sa ating mga mamamayan ito. Katulad ng chacha sa ating mga Pilipino, actually, hindi ito para sa mamamayang Pilipino, hindi para sa atin, kundi para sa mga lokal na mayayaman at mga dayuhan na kaalyado ng nasa puder na kapangyarihan. Which is basically mga kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang makikinabang dito. Tiyak na maraming magsasaka ang mawawalan ng lupa at garapalang pangangamkam ng mga lupa ng mga dayuhan. Ang mga lokal na negosyo ay malulugi dahil sa panggigipit ng mga banyagang kumpanya. Hindi maglaon ay magdudulog din ito ng malawakang kawalan ng trabaho. Pagbagsak ng kabuhayan, mataas na presyo ng produkto at serbisyo. Squatter sa sariling bayan, biruin nyo yun, sarili mong bansa pero wala kang bahay. Ulupa. Lalo pang titindi ang dislokasyon ng mga magsasaka. Mangingisda at kututubo sa mga probinsya na itataboy ng mga dayuhang magmamayari ng mga kabundukan, karagatan at mga lupang ninuno. Nako, grabe pala itong chacha. Hindi para sa ordinaryong mamamayan, Pilipino, bagkos
papabol ito sa mga mayayaman at mga dayuhan. Huling tanong na lang, Reja, ano ba ang maaaring gawin nating mga nasa labas na bansa para makiisa sa pagputol sa pagpapasa nitong charter change sa Senado? Actually, marami tayong mga magagawa bilang mga OFW sa labas ng bansa ay yung patuloy na makiisa sa mga protesta laban sa charter change o chacha. Tandaan natin, hindi masama ang magprotesta dahil sa mga rally nating mga OFWs dito sa Hong Kong. Tayo ay nagrarally, nailaban natin ang maraming paglaban na ito. Na makikita natin sa ating mga sites, katulad ng pagtaas ng sahod, kahit konti lang, pero itinataas ang sahod natin taon-taon. Ban of window cleaning o yung hindi na paglilinis ng mga bintana lalo na sa mga high-rise building. Pagbukas ng konsulado tuwing Linggo, di ba? Dahil karamihan sa atin, mga OFW ay nagde-day off sa Sunday. So kailangan magbukas ang ating konsulado para tayo ay maseryosohan din. Nakakakuha ng, at ito ang matindi, yung mga 42 OFWs claimant na nakakuha ng OWA COVID assistance. Ang PhilHealth premium hike and mandatory membership suspension dahil sa ating mga signatures campaign. Diba? At saka 10 years passport validity at marami pa pong iba. Kung ang mga korup sa gobyerno ay nagkaisa, dapat tayo rin ay magkaisa sa isyong mga pangmamamayan at magkaroon ng isang boses. Kasi hindi binibigay ng gobyerno ng pusa ang ating mga kahilingan o panawagan, inilalaban natin ito kung hindi tayo mga ngalampag, hindi tayo papansinin din ng ating gobyerno. Tama ka dyan, Reja. At maraming salamat sa iyo. Ang dami naming natutunan ng partner ko at ng ating mga manonood. Di ba, Lai? Oo, tama ka dyan, partner. Kaya tama lang na magrarally. Marami tayong napakinabangan na hanggang sa ngayon. Kaya kasinungalingan ang pagpakalat na balita ng NTFLK na yung mga nagrarally ay mga terorista. Ang totoo, ang mga nagrarally ay matatapang para ilabat ang karapatan ng mga OFWs mamamayang Pilipino. Ang SMNI ay puro fake news ang pinapalaganap dahil ayunin ng gobyerno na mawala ang mga nagrarally para tuloy ang kanilang pangungutong sa taong bayan. Tumpak, tama ka dyan. Talagang sinsero ang gobyernong Marcos Jr. Duterte na may malasakit sila sa mga OFWs at ating mga pamilya, hindi nila tuluyang ipapasa sa Senado ang chacha at tuluyang mapagharian ng ating bansa ng mga dayuhan. Dapat ilaban ng gobyerno ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. At dapat lumikha sila ng mga panukalang batas na magbibigay ng libreng serbisyo tulad ng libreng pabahay, free universal health care, na hindi na kailangan ng mga Filipino na maging mandatory PhilHealth member. Susunod sa ating mga nagbabagang balita, ang ginawang peking mass surrender ng NTF-ELCAC at ATF Infantry Battalion sa mga residente ng Kasiglahan Village Rizal. At tampok din ang paggumita na ikadalawampung taong pagkamatay ni Flor Contemplacion. At ang iba pang mga balitang Hong Kong matapos ang isang patalastas.